panahon na kung saan magkaaway pa ang hip-hop at metal. Panahon na kainitan din ng mga OPM rocks at hip-hop sa Pinas. Panahon na kung rakista ka lang. Kung hip-hop ka lang. Isinilang ang bandang Greyhoundz nung kainitan ng mga bandang Razorback, Wolfgang, Eraserheads at River Maya. Ang Greyhoundz ay nabuo noong 1997 dahil sa magpinsan na sina Nino at Audi Abinido. Plano lang nilang sumali sa isang Battle of the Bands. Tapos hindi naman natuloy. Pangarap nila noon na makasampa sa Club Dread. Noong una ay nagbubu lang ang mga tao sa kanila. Kasi naman, hip-hop na hip-hop ang mga pormahan nila that time. Tapos sobrang magkaaway pa ang hip-hop at metal sa industriya. Pero after nilang mag-set at makita ng mga tao ang bangis nila, ayun, nagsimula na ang respeto sa banda. Childish Magoy ang early alternative band ni Reg Rubio bago pa siya naging Greyhoundz. Ang bandang Greyhoundz ay sina Reg Rubio sa vocals, ang pinakakuya sa grupo, si TJ Brillante sa drums, siya ang pinaka-ground control ni Reg pagdating sa negosyo nila sa medisina. Kung medyo over-imagination na si Reg, siya ang kumakontrol. Si Nino Abinido sa bass guitar, siya ang pinaka-techie na member. Sobrang ma-research sa mga gamit at gusto niya, alam niya lahat. At si Audi Abinido sa guitars, mahilig sa blues dahil idol niya si Dimebag Darrell ng Pantera. Siya ay tinuguran ding musikero ng Sabongero. Ang mga dating members na sina Aling Kudal sa guitars ay namatay noong May 6, 2004 dahil sa car accident. Noong 2004, Pulp Summer Slam ay last time na buo silang lima na tumugtog sa entablado. Naging member din nila noon si B-Boy Garcia sa turntables na miyembro ng kapatid nilang banda sa Cheese. Di umano, sabi ng grupo sa isang interview, palagi raw late sa practice itong si B-Boy. Kaya ang parusa sa kanya ay bibili siya ng beer at liempo para sa mga banda. Ang Greyhoundz na name ng grupo ay kinuha sa dating banda ng airpat ni Odie na Greyhoundz. Ang pagkakaiba lang, yung dating banda ay S yung huli at ang kanila ay pinalitan lang nila ng C para mas bago pakinggan para sa new generation. Noong araw ay may banda rin ang airpat ni Rick. Kaya sinundan niya ang yapak ng airpad niya. Kaya noon ay sinabi niya na sa UST siya mag-aaral, magtatayo ng banda, at gusto niya mag-sign sa label. Pag natugtog sila around Metro Manila, doon nila nakilala at naging tropa ang mga members ng Cheese na Queso ngayon at Slap Shop. Sila noon ang nag-start ng mga gantong eksena sa musika. At lampas na ng dalawang dekada, sila pa rin ang may tuturing ng mga hari sa larangan ng rakrakan sa Pilipinas. Noon, pag gustong tumugtog ng Greyhoundz sa mga bars, usually, natatangkihan sila kasi magugulo yung eksena ng crowd. Minsan, chinalit sila ng isang production na kung gusto raw nila ay sila na ang gumawa ng sariling production. Nag-usap agad si Reg at Toots ng Queso kung anong magandang pangalan ng samahan nila. One time, sa Puerto Galera ang gig nila, tawag nila sa kanilang lahat ng musikero ay isang barangay. Nag-isip na lang sila ng isang word na mag-define sa kanila, kaya madami ding pinagpilian kasama ang bakal. Pero, at last may napili sila na Tibay, kaya Barangay Tibay. Kabilang ang ilan sa mga bandang Queso, Greyhoundz, Stick Figures, Valley of Chrome, Typecast, Franco, at maraming pang iba kung i-mention ko lahat sa Barangay Tibay. Sa kulit ng imahinasyon ni Reg, gumawa siya ng sariling clothing line na medisina. Ang medisina ay galing sa kanta ng Greyhoundz na Medicine, tinagalog lang ito na suggestion ni Toots ng Queso. Ang medisina ay isang clothing brand na nag-cater ng mga vision and mission ng Barangay Tibay. Ito yung nag-translate into clothing company. At ang una nilang t-shirt design na nilabas ay may print na taga Barangay Tibay po. Hanggang sa nagkameron na rin ng jersey, caps, jackets at iba pang items. Ang totoo, malakas kumain ang members ng mga Greyhoundz. Sila yung tipong murder yung buffet. Kung ikaw ay producer ng Greyhoundz, paghandaan mo na sila, double buffet,
dapat tumba sa kanila yun sigurado. Magkakaibigan sila sa totoong buhay. Gusto nila ang music na ginagawa nila ay pabor sa lahat ng mga members at ayaw nila nang didiktahan lang para kung ano ang uso sa masa. Aminado ang banda na hindi sila nakakamit ng mga deadlines sa mga new projects, kanta, albums dahil sa busy sa negosyo at pamilya, pero still, respeto pa rin sa mga naunang katulad nila. Ang Greyhoundz ay may apat na albums. Ito ay ang Seven Corners of Your Game noong 1999, self-titled Greyhoundz noong 2001, Apoy noong 2005, at Execution Style noong 2009. Para sa mga hindi nakakakilala masyado sa kanila, ang Greyhoundz ang nagpakasikat ng Big Face, Mr. P.I.G., Party at 802, Taking You High, Leech, Apoy, Koro, Ang Bagong Ako, at sobrang marami pang iba. Ang kanta nila na Even ay kasama sa isang Asian Edition soundtrack album ng Spider-Man movie soundtrack noong 2002. Sila lang ang Pilipino band na nakasama sa release. At ang kanta nila na Hole ay kasama sa soundtrack ng Japanese movie na The Ring. Host din si Reg sa pinakamabigat at pinakamaingay na dalawang oras sa radyo na Balian ng Liig. Kasama niya dito ang pinakamalakas na rapper at flip-top battle MC sa Pinas na si Batas. Para sa inyong kaalaman, ang intro ng Big Face na Hupaw ay ginawa ni TJ Brillante sa isang jeep noon. Isa itong melodic na drum pattern na tupak, tup-tupak, tup-tupak. At ipinatong na lang yung vocals na sakto sa kanya na Hupaw, Hupaw, Hupaw. Sabi nga eh, sobrang meant to be. Trip lang nila ito noon na kanilang pinanindigan at naging maksaysayan sa lahat ng mga rakistang nakakaalam at patuloy na sumusuporta sa Greyhoundz. Balang araw, gusto ni Reg na sabihin ng mga tao sa anak niya na alam ng erpat mo ang kapangyarihan ng music at nagawa niya ito ng paraan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe at i-hit mo ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video.